Inangunahan ng mga theology student mula sa Adventist University of the Philippines ang Voice of Youth na isinagawa sa Barangay Sampaga, San Antonio, Quezon. Doon ay nakatuwang nila sa paglilingkod at pangangaral ang mga kabataan mula sa Chaong Seventh-day Adventist Church. Alamin ang mga bahagi ng kanilang dalawang linggong gawain sa balita ni Laika Garcia. Kamakailan lamang ay matugumpay na natapos ang Voice of Youth na idinaos sa Barangay Sampaga, San Antonio, Quezon mula ika-apat hanggang 22 ng Hulyo. Ito ay pinangunahan ng mga student pastors mula sa Adventist University of the Philippines kasama ang mga kabataan ng Chaong Seventh-day Adventist Church at sa tulong na rin ng mga sponsors at ibang miyembro ng iglesia. Ika-apat ng Hulyo na nagsimula ang paghahanda sa pamamagitan ng orientation para sa mga volunteers at house visitation bilang imbitasyon sa mga mamamayan upang makilahok sa programang isinagawa. Nagkaroon ng gabi-gabing crusade na nagsimula noong 8 hanggang 22 ng Hulyo at sinisimulan ito sa pagtuturo sa mga bata. Bukod sa spiritual na mga lektura sa pangunguna ng student pastor na si Jamer Servalios, ay ibinahagi rin dito ang celebrations para naman sa pangkalusugan na impormasyon. Mayroon ding question and answer portion na masayang nilahukan ng mga nakikinig. Tuwing umaga naman ay nagbabahay-bahay ang mga kabataan upang i-serenade. I-Bible study at ipagpanalangin ng bawat miyembro ng sambahayan. Sa kabutihan ng Panginoon ay may 7 na tumanggap kay Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas. Sila ay binautismuhan sa Casa Garden Resort Barangay Miing, San Antonio, Quezon noong Hulyo 23. Isa sa mga nabautismuhan ay si Sam de los Reyes, isa sa mga kabataang nanguna sa programang isinagawa. Isa pong malaking karangalan, kagalakan at oportunidad na ako ay makasali na bilang isang kabataan sa ganitong klase ng event. Napakasaya po at bagaman madaming conflict bilang isang grupo at bilang isang individual, naririyan pa rin po ang pagpapaalala ng Panginoon na siya ang ating Diyos na tutulong sa lahat ng problema natin, teamwork, pagpapasensya at iba pang mga bagay na nakapagpalago sa amin bilang isang individual hanggang sa ako ay nakapag-desisyon na tanggapin ang Panginoon bilang aking personal na tagapagligtas. Tunay ng napakadakila at buti ng Diyos sapagkat binabayan niya ang buong programang isinagawa. Punong-puno ng pagpapala at kagalakan ang lahat na naging kalahok sa gawain ito. Ang papuri ay sa Panginoon lamang. Mula dito sa San Antonio, Quezon, layunin makapaghatid ng balitang may pag-asa. Ako si Laika Garcia, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.